no, sa mga panahon na ito, na kanino po kaya ang puso ng bawat isa? Iba para napapasmile, oh. Yung kabataan ka natin dito na kanino yung puso. Gaganda, oh. Ayan. So welcome po again to our Sunday service and sa lahat po ng nasa online Zoom sa iba't ibang lugar, sa Facebook, and maging dito po sa aming bahay-sambahan. Welcome once again. And we are so glad and we are so privileged na we are here sama-sama ulit tayo para matuto at magpasidisiplina sa Panginoon. So, kamusta po ang summer dito sa Pilipinas? Paano po natin nilalabanan ang init ng panahon? Sobrang init po, no? Kahapon po sa news, sabi sa Cagayan po ata o Pampanga. Basta sa probinsya po ng Pilipinas, doon daw po yung pinakamataas na itala na heat index, 44. Grabe, sobrang init po, no? So be careful po lahat po ng mga dapat nating gawin para malabanan ng init. Ating gawin, magpalamig tayo para hindi tayo magkaroon ng heat stroke. Pero pinagtataka ko po no, mga Pilipino, kahit sobrang init, sino pa rin po ang nagkakape? Ako rin po, taas ang kamay. Sa umaga, sa tanghali, pagkatapos kumain, merienda at sa gabi. Tama po ba? Yes, because we are Filipinos. Tama po ba? Nasa kahit sa gitna ng init ng panahon, sasabihin, ang init-init naman. Betimplo mo nga ako ng kape. Tama po, no? Proud po ba tayo na tayo ay mga Pilipino? Amen! Ako rin po, proud din po ako na Pilipino dahil nilikha tayo ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Hindi tayo Mexican, hindi tayo Americans, we're not Italians, mga French, hindi tayo Korean, hindi tayo Japanese, but we are Filipinos. Of course, we're Filipinos, di ba po? Sabi nga sa mga social media platforms. Of course, we're Filipinos. Magkakape pa rin kami kahit summer. Tama ba? Ayan. So bakit po naibigay ko na we are proud to be a Filipino? Kasi we are a citizen of the Philippines. Tama? Lahat po ba ng naririto ay mamamayan ng Pilipinas? Citizen po ba kayo? Legally? Baka po may alien sa atin dito. Wala naman po. So tayo po ay mga Pilipino. We are citizens of the Republic of the Philippines. Kaya naman po ang pag-aaralan natin ay citizen of heaven. So kailangan po nating maunawaan at maintindihan na hindi lang tayo namumuhay sa bansang Pilipinas, but most importantly, we should be living according to the kingdom of God. Because apart from being a Filipino citizen, we are also a citizen of heaven while we are here on this earth. Agree po ba tayo doon? Citizen tayo ng heaven. Huwag po nating iisipin lang na dito lang ako sa mundong ito mabubuhay. Bakit po? Ang sabi dyan, ano nga po ba ang citizen? Ang sabi sa Google, it's a person who legally belongs to a country and has the rights and protection of that country. So kung ako po ay Filipino citizen, I am legally belong here dahil ang nanay ko Pilipino, ang tatay ko Pilipino, at pinanganak ako sa Pilipinas, I am a Filipino. Sabi po dyan, and has the rights and protection of the country. So, protektado ako ng bansang Pilipinas dahil nasa loob ako ng teritoryo ng Pilipinas. And kung nasa ibang bansa man ako, still, yung government na under sa akin ay protektado ako. Dahil I'm a legal citizen of the Philippines. So, bakit ko po ito dinidiscuss? Because we have to understand also that being a citizen of heaven, you are also legally adopted by God. We are not Israelites, we are Jews, but we are adopted in the family of God. Alam nyo naman na po yun, di ba? We are adopted and we have the right and protection. Kaninong protection?
mula sa Panginoon ang gumawa ng langit at lupa, ng buong mundo. Isipin nyo na lang po, grabe na po protect sa atin. So meron pong dalawang term, nationality and citizenship. Ang sabi, ang nationality, it relates to the place you are born. Pag sinabi, anong nationality mo? Pilipino. Ibig sabihin, pinanganak ka sa Pilipinas. You are legally born dito sa Pilipinas. Citizenship relates to a title given to you by the government of state after you fulfill the legal formality. So, yung mga foreigners po, marami nang na nag, nag, may mga ibang foreigners po na nagiging Philippine citizen na po or Filipino citizen. May mga vloggers. So they undergo naturalization kasi hindi sila ipinanganak talaga dito sa Pilipino, Pilipinas, but they wanted to be a Filipino citizen because they are in love with the country, they are in love with the people, they are in love everything about the Philippines and they are proud of it. And gusto nila na gusto ko maging isa kong tunay na Pilipino, hindi man sa dugo ko, pero sa aking isipan at sa puso ako ay Pilipino. So, they undergo naturalization. Ano po ba yung naturalization? It's the process of becoming or making someone a citizen of a country that they were not born in. So, parang tayo po ito eh. Nung makasalanan po tayo, ang Panginoon, He adopted us to be in His family. Nag-undergo tayo sa naturalization para maging citizen of heaven tayo. So, kapag nag-undergo tayo ng naturalization, yung mga foreigners na gusto maging Pilipino, kailangan they have resided in the Philippines for a continuous period at least 10 years. 10 taon po pala, no? They possess good moral character and have no criminal record, be able to speak and write in Filipino or any of the Philippine regional languages. Di ba po yung mga foreigners, mas madali lang matutunan yung Bisaya? Nagtataka po talaga ako doon. Ang gagaling ng mga foreigners matutunan yung dialekto ng mga Bisaya. Sino po ang proud Bisaya dito? Ayan, meron. Alam ko po, sa Bohol, sa Cebu, mga Bisaya, sa Davao, mga Bisaya po. So nakakatuwa lang din po na last time nga po nandun kami sa Bohol, nakakatuwa silang marinig mga nagbibisaya. At pag nagtatry po kami magbisaya, natatawa sila sa amin. Sa tingin ko ang hirap matutunan ng Bisaya, pero nakakaintindi po ako ng konti, pero sa pananalita, doon po ako nahihirapan. So ganun po, ako po ay isang Bicolana, proud Bicolana from the city of Camarines Sur. Ayan, ganun. So be proud kung saan po tayo nanggaling. Dahil itinakda ng Panginoon kung saan ka, probinsya pinanganak, sino ang magulang mo, sino ang lolo't lola mo, sino ang kapatid mo, sino ang ninang at ninong mo. Itinakda po yun ng Panginoon. So, be proud of who you are and where you come from. Bakit po? Because when you are proud of where you come from, dun po tayo namumold. Tama po ba? Ang mga batang Camarinians, paano kayo namold dito sa Caloocan? Yung mga taga-Camarin. Ang mga taga-Camarin ng mga bata, naglalaro ng street games. Tama? Naglalaro ng piko, tumbang preso, agawan base, mataya-taya. And doon nahubog yung kalinangan nila bilang isang mga kabataan. And naabutan ko po yun nung pumunta po kami dito sa Maynila from Bicol when I was in grade 5. So naranasan ko po kung paano maging isang batang kankalu. Yun po yung tawag sa mga kabataan o mga tao dito sa Caloocan. Okay po. So ngayon po kasi yung henerasyon ngayon ng mga kabataan, I don't know if you're gonna agree with me po, but nahuhubog na ang kanilang isipan, ang kanilang personalidad, ang kanilang character sa gadgets, sa social media, kung paano sila pinalalaki ng environments, doon na po nahuhubog. Kaya importante po na maintindihan natin na pag nagpapalaki po tayo, kayo, ng mga anak, ng mga apo, let's go back kung saan mas mapapabuti ang paglaki nila. Kung saan mas mapapabuti tayo bilang isang Kristiyano. Kung namulatan natin is ang traditional church ng isang Christian church, why not let your children and your apos experience that?
Dahil ngayon po, marami na rin po sa mga Christian churches, more of like a concert na po. Pag sila ay nagpe-praise and worship. I'm not against po it on how they express their worship to God, but it's a matter of the heart and ang pagiging genuine po ng bawat isa. So, let's be proud na tayo ay citizen of heaven under the reigning King Jesus Christ. Okay po? So, sabi po sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21, we are called to be a citizen of heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ito po yung tinatawag natin na glorification. Now that we are still here on earth, yung body po natin, hindi po ito glorious sa paningin pa ng Panginoon dahil wala pa po ang pagbaba ng Panginoong Heso Kristo. Ang sabi diyan, we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to everything under His control and will transform our lowly body so that they will be like His glorious body. Are we excited po ba sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo? Alam naman po ng bawat isa, tama po ba, na babalik si Jesus Christ sa atin. But while we are waiting, and we know that we are already citizen of heaven, ano po ang ginagawa natin? Karamihan po sa atin mas excited na mag-build ng future kesa magalak na ina-anticipate natin na darating si Jesus Christ. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above and not on earthly things. Dapat po kung tayo ay mamamayan ng kingdom ng Panginoon yung pag-iisip po natin. Dapat po kung hindi pa natin kaya, konti-konti, and we are every Sunday, we are studying the Word of God and we believe po na in your personal life, in your personal time, pag nasa bahay kayo, you are also studying, you are also seeking God na dapat natatransform na. Sabihin natin, hindi madaling mabago ang isip ng isang tao kung ano na ang nakalakhan nito. Yes, I agree. Mahirap pong mabago ang mindset na na-form sa isipan ng bawat isa. But nothing is impossible with God if you are willing to surrender everything na nasa isipan po natin sa paanan ng Panginoon. Because by the grace of God, everything, we can do yung mga bagay na gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Hindi po talaga natin kakayanin kung sariling lakas natin, sariling capabilities natin and strength, hindi natin kaya. Because we need the strength and grace of God para magawa iyon. So while we are waiting, let's set our minds and heart on earthly things. I'm sorry, on things above, not on earthly things. Dahil mahirap po na we are claiming that we are citizens of heaven, but still, yung mga pag-iisip natin ay about pa rin sa makamundo. Para tayo nagiging dual citizenship. Di ba po sa Amerika meron yon? Dual citizenship. Pilipino ka, Amerikano ka. And they undergo legal processes. So sana po tayo ay Pilipino, mas umangat na tayo ay mamamayan ng kingdom ng Panginoon. Dahil dun tayo tinawag. Kaya nga po tayo naririto. And the citizens adopt the culture and practices of the nation or kingdom which they belong. Tama po ba? Yung mga kultura natin bilang Pilipino, yun po yung ina-adapt ng mga henerasyon dahil yun po yung nakaset sa bansa natin. Pero si Satan po, alam naman po natin na in this fallen world, he is reigning. This fallen world. Kaya nga po sabi sa 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. Yan po ang ginagawa ni Satan in this fallen world.
We know that those unbelievers, binablind down ni Satan ang kanilang isipan, ang kanilang mga mata para hindi makita ang liwanag ni Kristo. Bakit? Ayaw niyang dumarami ang mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo at ayaw niyang dumami ang citizens of heaven. Gusto niya dito lang kayo sa fallen world. Gusto niya yung mga unbelievers and yung mga Christians na lukewarm ay sumamba sa kanya, hindi sa Panginoon. Kaya nga po sa 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. So, ini-instigate po kasi ni Satan yung mga desire natin. Yung maganda sa paningin, maganda, lust of the flesh, and yung pride sa buhay natin. Ano po ba yung pride sa buhay natin? Especially if yung status sa buhay natin. When we are in a good status sa buhay natin, it becomes our pride. And sometimes we boast it. Especially, may nabasa nga po ako eh, nung Holy Week sabi sa mga memes, uuwi na yung mga bida ng probinsya or yung mga main character to be exact. Di ba po kasi kapag mga uuwi yung mga taga Maynila, pili nila, napaka-proud and entitled nila na galing akong Maynila. And then yung mga taga-probinsya naman, pag umuwi yung mga taga-Maynila, parang feeling nila, galing ng ibang bansa yung mga taga-Maynila. Na parang, alam po, iba yung treatment na galing akong Maynila. So natawala lang po ako ng ganun na sa ganoong kaliit na bagay, sometimes we feel entitled. And may pride na po sa ganoon. So, hindi naman po natin masisisi yung mga nagwe-welcome sa atin, but let's make sure na huwag tayong pa-importante. Huwag tayong pa-importante. Dahil pare-pareho lang naman po tayo nasa bansang Pilipinas na nagsasalita ng iisang lingwahe, depende na lang sa dialekto na ginagamit natin. So, it's really important na maunawaan natin ano ba yung mga ipinapain sa akin ni Satan. Ano ba yung lust ng eyes na gusto ko? Lust of the flesh na gusto ko? Yung pride of life na hanggang ngayon pinapamuhay ko pa rin. Those are the things na ini-instigate ni Satan in this fallen world. Kaya naman po, sabi sa Romans 6:16, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Ulitin ko po. Don't you realize that you become the slave, alipin, of whatever you choose to obey? Ang sabi po, hindi mo ba naiisip or nauunawaan na nagiging alipin ka ng mga bagay na sinusunod mo? Isipin po natin. Ano ba yung mga bagay na nagiging slave ako, na wala akong say, nagiging alipin ako, na hindi ako makawala? Dahil yun po ang sabi sa Romans, you can be a slave to sin which leads to death, or you can choose to obey God which leads to righteous living. Di ba po, ang hirap mamuhay in this fallen world na alam mo na makasalanan ka and wala kang assurance na may magpapatawad sa iyo. But once we acknowledge Jesus Christ as our Lord and Savior, alam natin na kahit we are in this fallen world, once we make a mistake and we repented on it and we let God transform our lives, may kapatawaran. Kesa naman patuloy tayong gumagawa ng kabutihan, pero hindi naman talaga yun yung bagay na nasa puso mo. Gumagawa ka lang ng kabutihan to please other people. And by doing that, your heart and your motive, your intentions are not clear before the Lord. Sabi ko nga, lagi ko nga pong sinasabi, kung pipiliin mo lang din namang maging mabuti ka na na si Jesus Christ ang iyong hari. Na siya yung Lord and Savior mo. Dahil alam naman po natin na kahit po nakakalungkot malaman, maintindihan ng ibang unbelievers na kahit they are morally good, they are doing good in front of the other people, but if they don't have Jesus Christ, if they didn't accept Jesus Christ as their Lord and Savior,
hindi po natin sila makikita sa langit. Kaya, let's pray for them. So, ang mga tao po na patuloy na pinipili na maging alipin ng kasalanan, ano po ba yung mga bagay na nagiging alipin tayo ng kasalanan? Isipin niyo po, kayo lang po yung makakasagot. Dahil kayo rin po ang nakakaalam ng mga kasalanan na nagagawa natin at ginagawa natin sa harapan ng Panginoon at patago sa ibang tao. So ask God, Lord, what are the sins that continue to enslave me? And ask God to give you freedom from them, dahil marami. So ano po ba ang kingdom of God? Like mo sinasabi, citizen of heaven. But we also have to understand the kingdom of God. Sabi sa Chronicles 29:11, yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty for all that is in heavens and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as above all. Do we do this po ba? Do we exalt God sa buhay natin? Do we exalt God in everything we do? Do we exalt God sa trabaho natin, sa business natin, sa family natin? Because that is the kingdom of God. But in this age, the kingdom of God refers to His lordship sa puso natin. Nagsisimula ang lordship ng Panginoon sa puso natin. And the kingdom of God is our heart. Kaya nga po sabi sa kanta kanina, gawin mo akong banal na tahanan. Patuloy po ba nating hinihingi na maging banal na tahanan ang bawat isa sa atin? So, if we are going to look out po yung meaning ng kingdom, it refers to the reign and rule of God in heaven and on earth. So, it is a place of peace, love, and justice where God's will is done and His glory is revealed. Pero, pag iniisip po natin, no, noong mga panahon na may mga kingdom-kingdom pa, ang kingdom is simply a territory that is ruled by a king. So pag sinabi nating teritoryo, it speaks of the people na pinapamahalaan and yung mga lupa na nasasakupan. And the greater the territory na meron ka, mas makapangyarihan yung kingdom mo. Pero wala nang ibang mas makapangyarihan sa Panginoon dahil siya ang gumawa ng mundo. And sana po yung puso natin nagrurule ang Panginoon. So the kingdom of God is not a physical kingdom. It is a spiritual one. Dapat po nating maintindihan, it is not about land or territory and it begins in the heart of a person. Tingnan po natin yung puso natin. Sino po ang nakaupo? Nung way back 2013 po, nung may sinamahan po ako na fellowship po sa work ko, sila po yung nabigay sa akin ng illustration na merong, yung puso po natin, may mga chairs yan. Ibig sabihin, kung may chairs, may uupo. Tama? Kung may upuan, may uupo. So, pinakita niya, sabi nila sa akin, Bel, sa mga upuan na yan, ano-ano yung mga nakaupo? And then may isang upuan sa pinakagitna, sabi niya, yan yung puso mo. Sa chair na yan, sino yung nakaupo? Di ba po sa isang upuan naman, ang kailangan lang umupo, isa lang. Tama? Dahil kung dalawa, tatlo, magsisiksikan na po. And dapat po, ang upuan na nasa puso natin, ang tanging nakaupo lamang ay si Jesus Christ. Wala nang iba. Walang ibang uupo po dapat. Yes, we are struggling. But by the power of Jesus Christ and the Holy Spirit, nalalampasan po natin, napagtatagumpayan po natin, na kapag napapalitan na po yung trono ng Panginoon, kinokonvict na tayo.
meron ang magtatap sa atin na dapat upuan ko yan, hindi dapat yan inuupuan ng iba sa puso mo. So it God is not interested in taking physical territory and he doesn't have to be because he owns it all. However, this is not true of a person's heart because God does not automatically rule there. Alam naman po natin na ang Panginoon, everything that we do is by choice. Hindi niya tayo pinoforce na ako ang piliin mo, Ana, na ako dapat ang nakaupo diyan. Dahil wala naman siyang magagawa dahil kung ang kagustuhan natin. Kaya nga lagi tayo binibigyan ng choice ng Panginoon and it's our duties and responsibility na piliin lagi siya. Paano siya pipiliin? Pipiliin natin siya dahil patuloy tayong nakakaranas ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kadakilaan, at patuloy tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. And by that, we are going to be wise how to choose God always sa buhay natin. And what God really wants is to take over the reign in a person's heart. Kasi when God takes control of our heart, it follows na po yung mga bagay na gustong iparating sa atin, Panginoon. So paano po tayo makaka-access sa kingdom ng Panginoon? Sabi po sa John 3:3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." If I'm not mistaken, po ito po ata yung panahon na kung saan kinausap si Nicodemus. Kasi meron po siyang desire na sumunod sa Panginoon. Pero sabi niya, paano? Itong sagot sa kanya. "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Born again po, meaning it starts with our heart. Born again meaning we choose Jesus Christ to be our Lord and Savior. Because we cannot be born again if we didn't accept Jesus Christ. Hindi tayo nabaptismohan sa tubig at hindi tayo nabaptismohan sa banal na Espiritu Santo. So remember, the kingdom of God is a spiritual kingdom that begins when you are born again and you surrender the lordship to God in your heart. Kasi dapat po sa panahon ngayon, mas marami na po yung chunk na nasurrender natin sa Panginoon kaysa yung chunk na hawak-hawak pa rin natin. Kung i-imaginein po natin, meron tayong pie graph, yung bilog. Sige, sabihin na natin po, pizza. Kung ang pizza ay may walong hati, sana po sa walong hati na yon, 3/4 na yung nasa Panginoon. And konti na lang po yung hindi niya pinapamunuan sa buhay natin. Kasi baka po sa apa, sa walong hati ng pizza na yon, ang namumuno pa nun ay yung sariling desire natin, pangarap natin, pamilya natin, business natin, work natin, kaibigan natin, relationship natin. Nasaan na si Lord? Lagi na lang siyang nasa huli. Lagi na lang siyang naka-sideline na kung kailan kailangan natin siya, sakala natin siya tatawagin. Sana po hindi ganun. So, always figure out a way and ask the Holy Spirit na gusto ko patuloy na maghari ang Panginoon sa buhay ko. And it will not happen until Jesus Christ returns. Lagi po nating iisipin, babalik at babalik ang Panginoon. And sabi nga, ang kukunin lamang ng Panginoon ay yung mga kawangis niya, kamukha niya. Ayaw po nating maiwan dito to be tested terribly. Dahil yun po ang mangyayari. So according to the Complete Word Study Dictionary, the Greek word of citizenship means to behave as a citizen. Tayo pong mga Pilipino, nagbe-behave po ba tayo bilang isang Pilipino o nagbe-behave na tayo bilang isang Koreano? Do we still behave like a citizen ng Pilipinas? Baka po mas ina-adopt na natin yung kultura ng ibang bansa kaysa sa kultura natin. So bakit ko po nasabi iyon? Dahil tayo bilang citizen of heaven, we should behave like one.
Ang sabi nga po ni Paul, in-encourage niya yung mga Christians sa Ephesus. Sabi niya sa Ephesians 4:22, to put off your old self, kubarin, tanggalin. Yung dating ikaw, yung dating masungitin, dating masungit, dating madaling mag-init ang ulo, hindi nagpapakumbaba, tanggalin mo yon. Ang sabi, to put off your old self which belongs to your former manner of life. Yung dating ikaw na hindi mo gusto at nangyayari uli sa iyo ngayon, nakikita mo na ako to dati. Pag nare-realize mo na ako to dati, gubarin mo. Tanggalin mo. Dahil ibig sabihin, that belongs to your former life. And sabi nga po sa Ephesians 4:24, put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So minsan po kasi tayo, nasusuot tayo ng mga damit na hindi naman natin sinusuot. Dapat. Nagsusuot tayo ng mga damit na kinokopya lang natin dahil yun yung fashion ngayon. Na hindi naman bagay sa atin. Anong ibig sabihin ko? Sometimes, we try to copy the life of other people, the fashion of other people, to suit ourselves, to suit the desire of ourselves. And pag nakita mo, hindi ito yung identity ko eh. Pag tumingin ka sa salamin, hindi ito yung pormahan ko eh. Pero ba't ito yung ginagawa ko? Hindi ito yung buhay na isinorender ko sa Panginoon. Pero bakit ito yung nilalakaran ko ngayon? Ibig sabihin po, unti-unting pinapababa. Bakit po sarap pinapababa? Because it's our choice na pababain si Kristo sa kanyang trono ng puso natin. Wala naman po ibang makakagawa nun eh. Yung choice natin, yung decision natin sa buhay natin. Ano pa po sabi sa Ezekiel 11:19? Wala po tayong kawala eh. Kasi ang Panginoon, lahat ng bagay na makakabuti sa atin, ibinibigay niya. Lahat ng responsibilidad niya bilang ating king sa buhay natin, ipinoprovide niya. Ang sabi sa Ezekiel, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. So sa tingin mo, hindi ka pa rin nababago, ask God, continue to seek God. Baka pusong bato ang meron tayo. Ang sabi sa salita ng Panginoon, siya mismo, I will give them an undivided heart. So undivided, parang pizza. Walo ang hati. Minsan nga 16, minsan square cut pa. Kapag marami. Baka po pag pinakita ng Panginoon yung puso natin, sobrang dami na ng hati-hati kasi ang dami nating priorities sa buhay natin. So dapat po undivided yung meron tayo. And He has sent the Holy Spirit to live inside of us para tayo ay patuloy na makakubay. Kaya wala po tayong dahilan para hindi makasunod sa Panginoon. And we have an ongoing battle against sin to walk in newness of life. Lagi po nating alalahanin, I am a citizen of heaven, not of this fallen world. So, sabi nga po dyan sa my Psalm 15:1-5, hindi ko na po inilagay, but it's for you to look at sa Bible po. Ang tao daw po na nagbe-behave bilang isang citizen ng Panginoon, this person walks in integrity. Lahat po ba ng naririto, Kristiyano, na bumuhay na may integridad, works righteousness, speaks truth, treats his neighbors with respect, and honors those who fear the Lord. Dapat ganun na po tayo. So kung tayo po ay citizen of heaven, and meron na tayong access sa kingdom ng Panginoon, and alam na natin kung ano ang kingdom ng Panginoon na sisimula sa puso natin, sa pagtanggap sa Kanya, ano po ang benefits natin? Kung tayo mga Pilipino, may benefits tayo bilang isang Filipino citizen na may kalayaan tayo, may freedom tayo under the law of the Philippines, meron din po tayo bilang isang anak ng Diyos. Sabi nga, we are under the protection of the King of Kings,
And we have the permission to enter His presence at any time. Hindi na natin kailangan ng tulad nung sa panahon ni Moses na kailangan pa merong sa tabernacle na nasa outer court, inner court, and holy of holies. Meron na tayo permission to enter His presence through Jesus Christ. And we have a King and High Priest. Sabi nga po sa 1 John 2 verse 1, "My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one." So as a citizen of heaven po, Jesus Christ has blessed us with every spiritual blessings. Lagi na po itong nababanggit tuwing nag-aaral tayo, and sana po alam na natin ano-ano ba yung mga spiritual blessings na meron tayo. Makikita po natin yan sa Ephesians 1:3-14. Please pakibasa po sa inyong mga Biblia. Yun po ang mga spiritual blessings na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. And in the kingdom of God, we are a new creation and the old has passed away. Sabi yan sa 2 Corinthians 5:17. And sabi nga po dyan, we are free from the enslavement of sin bilang citizen of heaven. And we have to choose. Again, we have to choose to walk in it, na malaya na dapat tayo sa presensya ng Panginoon at hindi na tayo nagagapos sa mga kasinungalingan ng kaaway. And we know that we are adopted into the family of God. That means we are citizens of an eternal kingdom of our Father. So yun po yung mga benefits. But in every benefit na meron tayo, comes with responsibility as well. May mga responsibilidad tayo. Bilang mga Pilipino, responsibilidad natin na sumunod sa batas ng Pilipinas, sumunod sa batas trapiko, pangalagaan ng kalikasan, sumunod sa government, bumoto. Yun po yung mga responsibilidad natin bilang isang Pilipino. And tayo bilang mga mamamayan ng Panginoon, we also have responsibility. And dapat yun po ang ginagawa natin. Una, we have the responsibility to demonstrate God's kingdom here on earth. God's kingdom here on earth. Kailangan ma-experience din po ng mga tao sa paligid natin na ang kaharian ng Panginoon ay nasa sa atin, na mararanasan din dapat nila only if they choose Jesus Christ as their Lord and Savior. Sabi nga po sa Matthew 6:10, "Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven." So bago pa man tayo makakit na sa langit, dapat nararanasan na natin ang kaharian ng Panginoon dito sa lupa. And citizens adopt the culture and behaviors of their nation, and we are to be holy and blameless before God. We are to demonstrate the fruit of the Spirit. Alam pa po ba natin sa Galatians 5:22-23, doon po natin yun makikita. And we should, this is very important, we should imitate the nature of Christ. Sabi nga po ni Gregory Brown, nakita ko lang po, sabi niya, "People should be able to identify us as a citizens of heaven because of the clothes, righteousness, patience, forgiveness, compassion, humility, and love that we wear. The attitudes we display. Our position in Christ should affect everything." So dapat po, if we're going to simplify what he said, dapat po lahat ng kilos natin, pag-uugali natin, iniisip natin, dapat po it always points to the glory of Jesus Christ. Dahil we are created in His image. And kung nasasakupan po ng Panginoon ang puso natin, by now po dapat alam na natin lagi kung alin ang makakapagpasaya sa Panginoon. So we have to be kingdom-minded. And dapat po natin iisipin na tayo ay dumaraan lamang sa mundong ito. Traveler lamang po tayo sa mundong ito, na lahat ng ito lilipas to. Sabi nga po sa Matthew 6:33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
will be added to you. If we always put God first in everything, lahat ng pangangailangan natin sa buhay natin, lahat ng gusto natin according to His will ay mangyayari. If we only prioritize God. Kasi ang sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added to you. So we have to realize that this world is not our home. Our home is with God, in the presence of God. And we should not set our hearts on things of this world. And nor we should treasure where yung moth and yung rust na de-destroy lang yung kayamanan natin. Dapat nag-store tayo ng kayamanan natin sa langit and kung paano pa ma-advance yung kingdom ng Panginoon. When we have eternity in mind, marami po kasi minsan sa atin na di-discourage. Kunwari, you know that you are called by God and you really wanted to serve God. But sometimes, our service with the Lord, we compare with other people. Example po sa ministry, gusto mo na meron ka position sa ministry, but God right now is calling you or has called you to be a full-time mom. Magpapadedi sa anak, magtitimpla ng gatas, mag-aalaga, aasikasuhin ang asawa, and sometimes iniisip mo, Lord, hindi dapat ito yung ginagawa ko. Maybe you are called to be a full-time husband. Sabihin nyo, ba't ito yung ginagawa ko? Dapat nandun ako sa church, dapat tumutugtog ako, dapat nagsispeak ako, dapat naghahandle ako ng mga kabataan, dapat kasama ako sa ganito, sa ganyan. No, we have to understand, if you have the kingdom minded, if God is called you right now where you are, then God is pleased to what you are doing. Do not compare yung ministry ng iba sa ministry mo. Kung ikaw tinawag ka na full-time lola, then be lola for that season. Na ikaw pa mag-aalaga sa anak mo, then so be it. And by that, God is seeing your heart na you are loving, you are caring, and you are responsible enough bilang isang lola, bilang isang ama, isang ate, isang kuya. Kung wala kang trabaho ngayon, kung tinawag ka ng Panginoon na at this very season wala ka munang trabaho, ako muna ang trabahuhin mo, then dapat yun ang ginagawa natin. Huwag nating isiksik yung bagay na gusto ng desire natin sa plano ng Panginoon. Bakit po? The more we insist what we desire to God, doon pumapasok yung disappointment, frustration, comparison, discontentment. And doon yun lahat namamalagi sa puso natin. And ayaw naman po nating mamuhay na lagi na lang nating kinocompare ang sarili natin sa iba. Na lagi na lang natin kinequestion ng Panginoon, Lord, bakit? And we should be living according to the economy of God. Anong kailangan sa ekonomiya ng Panginoon? Ekonomiya ng mga tao na mamamayan ng Panginoon is yung pananampalataya natin. We should be always living according to our faith. Because tumatakbo ang kingdom ng Panginoon through His grace and faith. So, Jesus never offers happiness. Tandaan po natin ito. Kapag binasa po natin yung Bible, correct me po if I am wrong, ah. Kung meron na kayong nabasa na nag-offer si Jesus Christ na I give you happiness in this world. Meron po ba? Paki-PM po ako kung meron po kayo nakita. Baka po kasi mali lang ako eh. Kasi po pa nagbabasa ako, wala po akong makita na nag-offer si Jesus Christ ng happiness. But instead, this is what I got. And I know, Jesus offers peace. Kapayapaan. Ano pong sabi dyan sa John 14:27? Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Ang kulit po, no? Hindi ibibigay ng Panginoon sa atin yung mga bagay na ibinibigay ng mundo.
Ano po yung binibigay ng mundo? Yung mga bagay na dinidesire natin, yung mga bagay na pilit natin ginugusto para sa atin na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya, ang ginagawa ng Panginoon, dahil hindi niya ibinibigay sa atin yung mga desire natin, yung mga pangarap, mga ambisyon natin sa buhay natin, ang binibigay niya, kapayapaan sa puso at isipan. Napakalaking bagay po na merong kapayapaan. Kasi kung may kapayapaan po tayo sa puso natin, magiging masaya tayo. Magiging kontento tayo. Tapusin ko po, ang sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibinigay ko sa iyo. Bakit? Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Don't let our hearts be troubled if the things that we really wanted in our lives, in our family, in our career, hindi nangyayari. Dahil may katapat na biyaya ang Panginoon. And do not be afraid. Don't be afraid sa sinasabi ng ibang tao. Don't be afraid sa sinasabi ng family mo. Because as long as we are obeying yung will ng Panginoon, kargo tayo ng Panginoon. Kargo tayo ng hari, ng lahat ng mga hari. Ano pa po, if we are kingdom-minded, we should always remember this. We love God and we love His people. Way back po, lagi ko pong tinatanong sa sarili ko, Lord, bakit hindi ko kaya mag-evangelize? Yun po kasi yung desire ko. Yung, meron po kasi may mga talagang gift of evangelism na kahit nakatabi mo lang, napipreach mo si Lord, nabibigay mo yung gospel, and naging frustration ko po, yun nung lumalaki po ako bilang isang Kristiyano, na sabi ko, bakit hindi ko kaya yung nakakilala ko, may gift of evangelism po siya, na kahit sinong makatabi niya, pag may bagong teacher po dati sa company po namin, kahit hindi niya kilala, pupuntahan niya yung cubicle para mag-share kay God. And then sabi ko, lalong na instigate po yung heart ko na bakit hindi ko kaya, may desire naman ako. So not all the things that we desire ay mangyayari or gusto ng Panginoon. Sabi ko, Lord, okay naman yung desire ko ah, na gusto kong mag-evangelize, gusto kitang i-share. Bakit hirap na hirap ako? Bakit hindi ko kaya? Again po, not everything that we desire, that we thought na para naman kay Lord, ay kalooban niya. So sabi ko, Lord, bakit hindi ko kaya? Ang sabi niya, lately ko lang na-realize, isipin niyo po ah, ang tagal, nung tanong ko na yun, I had to go through process in my life. I had to go through different experiences, rejection sa buhay ko para maunawaan yun. And God made me realize this. Ana, when the time na gusto mong mag-evangelize, it's not because you love me. You just want to prove na you can do what others do as well. And you are adapting the culture na namulatan mo na we should evangelize because tama naman, di ba po ang sabi nga sa Matthew? Go and make disciples. Tama po, di ba? Pero nung season ko po na yun, wala pa po yung grasya ng Panginoon and yung strength ng Panginoon sa buhay ko to evangelize kasi hindi po ako tinawag maging evangelist. May ibang gift po ako. Kaya po ako nasa harapan niyo. So sabi niya, Ana, hindi mo ako mahal. Hindi mo pa ako mahal noon. Anong isishare mo sa mga tao kung hindi mo naman ako na-experience na mahal mo ko? Anong isishare mo? Sasabihin mo lang na you have to repent. You have to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Di ba po, ganun lang po pinapamemorize na para papakonvert. Yun po yung gusto kong gawin dati. And God made me understand, Ana, you can only do that if you love me enough. Because if you love me, wala kang ibang gagawin kundi pag-usapan yung taong mahal mo. Tama po ba? Sino na po yung mga na-in-love dito? Yung in-love, patuloy na nai-in-love. Mai-in love pa. Natry ko rin naman pong kiligin.
Pero sabi ng Panginoon, Ana, 'di ba pag kinikilig ka, pag interesado ka sa taong 'to or mahal mo 'tong isang taong 'to, wala ka ibang bukang bibig sa kaibigan mo yung pangalan ng taong 'yon. O ako lang po nakaramdam noon. Ako lang po ba? Ako po kasi ganoon eh, pag interesado ako sa tao or crush ko isang tao or natutuwa ako sa isang tao, proud ako sa mga ginagawa niya and walang humpay dahil kung sinasabi yung pangalan niya. So sabi ng Panginoon, ganun din, Ana, kung mahal mo na ako o totoong mahal mo na ako nung panahong iyon, nakapag-evangelize ka na rin naman, pero hindi eh. Yung puso mo, hindi pa tama nung panahon na yon. And I want na yung pinagtrabahuhan mo ay hindi masasaya. Yun po ang para sa akin na ibinigay na revelation ng Panginoon. Kaya hindi ko magawa-gawa iyon. And that gave me so much frustration na sabi ko, Lord, ayoko na. Kasi ang alam ko lang noon dati, dapat nakapag-evangelize ako para maging effective servant ako ng Panginoon. Eh, hindi naman po talaga pala yun. Dahil yung puso ko is not right before God. So we should love God first and we can love His people. Dahil po dapat tayo ay nagsiserve sa Panginoon, mahal muna natin ang Panginoon and the love of people is fruit na lamang po ng pagmamahal natin sa Panginoon. And how we handle our emotions. If we are kingdom-minded, we should treat our emotion as valuable as yung kung paano tayo kinakausap ng Panginoon. Paano po? Yung emotion po natin, kinreate yan para ma-realize natin kung ano nagpapasaya sa atin, ano yung nagpapalungkot, nagpapafrustrate sa atin, nakapag-disappoint, nagkukos ng pain, nagkukos something sa heart natin, nagsisteer up ng feelings natin. And sometimes, we always avoid the negative emotions. But we can use that negative emotions to reflect on why I am still feeling this way. We should know how to handle our emotions. If we handle our emotions according to the kingdom of God, yung, kunwari, nasigawan mo. Ako po, nasigawan ko yung papa ko nung nagkaroon kami ng misunderstanding. I repented to God. And then I asked God, Lord, nasigawan ko tatay ko. And po, unti-unti na naman nasisink in na, ikaw naman talaga kasi yan. Ikaw yan, Ana. May ganyan ka. And then, doon na naman ako na-frustrate na ano ba yan? The more na I wanted to be holy with God, I want to please God, the more na lumalabas yung mga nasa heart ko. Because the more we choose to live righteously with God, the more na ine-expose ng Panginoon yung mga bagay na pilit nating itinatago. At wala tayong maitatago sa Panginoon. And dapat, the more na nire-reveal ng Panginoon yung mga kasalanan natin, dapat we are not running away from God. We should run to God. Because God, His arms are open wide to receive us. Because He knows our heart. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat po sa revelation na ibinigay mo na ako to, kailangan kong tanggapin, I accept na ako to. Ito yung emosyon na nai-react ko sa mga bagay-bagay. Ito yung reaction na naibigay ko sa family ko, sa friends ko, sa mga taong nasa harap ko. But we should know how to handle it. Paano ba natin siya makahandle? Kung titingnan natin yung buhay natin, na lagi natin kino-compare sa ibang tao, i-compare natin kung ano yung success na ibigay ng Panginoon sa atin at sa success na meron ng mundo. Sabi ko nga po last time, di ba, if we have surrendered yung mga bagay na gusto natin sa buhay natin sa Panginoon, let's be consistent. Kasi mahirap maging consistent sa mundong ito. Mahirap mag-focus. Pag-scroll pa nga lang po ng social media, yung attention span natin, seconds lang. Kapag maraming dada, maraming kwento, scroll na agad yan. Kapag walang masyadong captivating ng mga pictures or videos, scroll na agad. So dapat po tayo, kung ang gusto ng Panginoon, Ana, focus on me, be consistent sa pinagawa ko sa iyo, then we should be responsible enough to obey God and we should know na by obeying God, yun yung makakabuti sa atin. And
When we are kingdom-minded, we are under God's lordship. Alam naman po natin yun. Kanina ko pa po yung na-explain yung lordship ng Panginoon na dapat siya ang nagahari sa puso, sa isipan, sa buong pagkatao natin because we are citizens of heaven. Sabi nga po sa Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Lagi po natin ito naririnig sa mga katuruan. We should deny ourselves and follow Christ. We should deny our rights and obey God. So the kingdom of God is not the one that is entered by force. Just like what I mentioned for earlier, laging binibigyan ng Panginoon simula Old Testament to New Testament, Old Covenant to New Covenant, God always presents us choices. And we citizens of heaven, we should always choose what pleases God. Not what is good sa paningin natin. Di ba po? There is always it's easy to always choose what is good and bad. But it's harder to choose what is good and from God. Because Satan always uses the goodness of things in this world to put a lie doon and maderail tayo sa katotohanan ng Panginoon. And remember po, God is the only king that gives us freedom. Diba po, sa isang kingdom, ang hari may mga slaves. Ang mga slaves, wala silang freedom. But us, since we're adopted from slaves to friends, to servants, and now bride of Christ, we have freedom sa Panginoon. And we have to submit to His Lordship. Ano pa po? If we are citizens of heaven, we have to behave as a citizen. We have to have a kingdom-minded. Then we are under God's protection. Sabi po sa Psalms 3 verse 3, but you, O Lord, are a shield for me, my glory and the one who lifts my head. Minsan po iniisip natin na God is our protection, our shield from danger. Tama po ba? Yun yung lagi nating naiisip. Pero po ka, last week, naglilinis ako ng CR, ng bathroom, ng restroom. Yun po kasi yung paborito kong nililinisan sa lahat ng rooms, sa lahat ng sulok ng bahay namin. Yung CR po namin. Di ko po alam, pero doon nagagalak ang puso ko maglinis. And doon ako madalas kinakausap ni Lord. So, nung naglilinis po ako, nung nakaraan po na galing akong kaming Bohol, pagdating ko, maglilinis na dapat ako. Wala po akong gloves. Di ba po, syempre, pag naglinis tayo, may gloves. Sabi ko, yung isang gloves doon, punit na, butas na. So, isa na lang po yung nagamit ko na glove. So, sabi ko, paano ako maglilinis nito? Yung ang dumi na. Wala po talaga yung naglinis nung CR pag alis ko. Isang linggo po ako sa Bohol. So, pagdating ko, wow, welcome. So, sabi ko, hala, kailangan ko nang maglinis ng CR kasi ang dumi na. Di, naghanap ako ng glove. Isa lang nakita ako na glove. Sabi ko, sige na, maglilinis na lang ako. Pero hindi ko po siya nalinisan ng bongga. Kasi, isa lang po yung gloves ko. And ayaw ko naman pong hawakan ng walang gloves or maglinis ng bowl ng walang gloves na isa lang. And ang hirap po na isa lang yung gloves tapos yung isa mo, pangkukuskus mo or something. So, lumipas pa isang linggo, sabi ko, bilhan nyo naman ako ng gloves. Binilhan nila ako. So, masayang-masaya ako sa dalawa na po yung gloves ko, makapal pa. Di naglilinis na po ako. Then sabi ni Lord sa akin, di ba anak, kaya mong ilagay yung kamay mo sa pinaka-bowl? Ganun po kasi ako maglinis. Excuse po sa mga ano, medyo maselan. Ganun po kasi ako maglinis. Talagang nakagloves po ako. Talagang nililinis ko po hanggang kailaliman, pinaka-surface nung sa bowl. Sabi niya, di ba Ana, kahit alam mong madumi, kahit alam mong so gross yan, nilinis mo pa rin yung loob kasi nakagloves ka. Sabi ko, o nga no, Lord, kahit madumi nakikita ko, kahit nanggigita tayo yung CR namin, since nakagloves ako, okay lang kasi yung hands ko protected from germs. Tama po? From iwiness ng mga nandoon. So sabi sa akin ng Panginoon, tinan mo yung mga firemen. Yung trabaho nila risky. Sumusulong sila sa apoy. Pinupuksa nila yung apoy.
Bakit sila nilulusob nila yung apoy? Because they are wearing protective gears. Nakuha niyo po yung point ko. If God is our protection, even if God is called you to do something risky, God is your protection. If God is called you, and then you think na yung position mo, eh, magiging risky sa harapan ng ibang tao. If God is your protection, hindi mo iisipin na magiging risky yun. Kung may isa sa alang-alang yung reputasyon mo bilang ikaw, pinapangalagaan mo, ako si Ana. Mabait ako sa harapan ng ibang tao. Pero pag nilabas ng Panginoon yung totoong ako, and hinayaan ng Panginoon na maging ako yung tunay na ako, pero if God is called you and He is using that situation para maipakita yung riskiness na meron ako para sa ibang tao, then hahayaan ko ang Panginoon because I know that I am protected. So ganun po, if God is called you to do something risky, don't be afraid. God is our protection, not only to dangers, not only to harm, but sa calling ng Panginoon natin. We are protected. Kung iniisip mo na maraming mangungutya sa'yo, maraming kakalaban sa'yo, maraming magsasabi ng masasama, maraming tao ang tingin sa'yo ay hindi na ikaw yung nakilala nila, God is your protection. Ang Panginoon ang magpoprotekta sa'yo sa mga bagay na masasaktan ka, sa mga bagay na magkukos sa'yo ng pain, only if that is the will of God for you. So yun po yung protection ng Panginoon. And next is God's provision. Alam naman po natin na pag tayo nasasakupan ng isang hari sa isang kingdom, provided po ang pangangailangan natin. Ang sabi nga po sa Genesis 9:3, everything that lives and moves about will be food for you. Sabi dyan, everything, lahat. Everything that lives and moves about will be food for you. Just as I gave you the green plants, I now give you everything. So, if we are citizen of heaven, God is our great provider. And the provisions that we need ay sakop ng Panginoon sa buhay natin. That means we have access to His resources. Kaya nga po sabi ko sa inyo, balikan nyo yung spiritual blessings na meron tayo. Na dapat kabisado po natin yun para hindi tayo nadadaya ng kaaway. Di ba po, pag alam mo yung karapatan mo bilang isang tao, hindi ka nadadaya. Maraming po nasi-share sa amin kapag nahuhuli daw po sa traffic ko. Kasi po may mga staff or lingkod ng mga traffic officers na minsan daw po mga corrupt. So if you know your right as a driver and you know that you have a license, wala ka na violate sa traffic rules or sa road, lahat ng mga tama ginawa mo, kapag may nanghuli sa'yo at ang gusto lamang ay, ang tawag doon, kikilan ka or kuhaan ka ng pera or tikitan ka na wala ka namang binayulay. Di ba pag alam mo yung karapatan mo, hindi ka madadaya. Tama po ba? If you know your rights and your benefits as a child of God, then Satan dapat hindi tayo nadadaya. Kasi si Satan, madalas siyang maglagay ng satellite sa katotohanan para maderail tayo sa complete truthness ng Panginoon. So ang sabi nga po sa Matthew 6:31-33, do not worry. Alam natin yan. Do not worry sa lahat ng pangangailangan natin. And since we belong to Him, He will use, God will use His resources to take care of us. Dapat yung mga kailangan natin, hindi na nga po talaga natin inaalala. Pero dumarating po talaga yung mga pagkakataon na inaalala pa rin natin because we are still human. And kailangan din po natin yun para every time na nafe-feel natin yun, babalik tayo sa grasya ng Panginoon. Tataas ang pananampalataya natin. And next is, surrender our purpose to God. Kasi we are under His kingdom. Alam naman natin yon sa Matthew 6 verse 10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. In everything we do, Lord, let your kingdom come. Let your will be done sa lahat ng plano ko. I have these plans, I have these dreams, but let your will be done. Mahirap, madaling sabihin yung let your will be done, pero itetest tayo ng Panginoon and sana yung pinag-pray natin na let your will be done,
kapag nandun na tayo sa sitwasyon na yon, isurrender pa rin natin. So, mahirap po and masaya, fulfilling ang maging isang lingkod ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, He will never give us all the things that we desire here on earth if it is not according to His will. He will not. Unless ibigay na lang ng Panginoon kagustuhan natin and we are doomed for destruction. And ayoko pong mangyari. Kasi sa lahat ng known ni Lord, sa lahat ng hindi ng Panginoon sa buhay natin, dinedevelop ng Panginoon yung character natin, dinedevelop ng Panginoon yung faith natin, dinedevelop ng Panginoon yung trust natin sa Kanya na even though God said no to you, we will still follow Him because there are more yes to His kingdom. So in conclusion po, bilang isang citizen, mamamayan ng Panginoon, we have the freedom. Nabanggit ko po kanina, di ba? We have the freedom. Because citizenship implies the status of freedom with accompanying responsibilities. And tayo, we have the believer's freedom. Makikita niyo po yan sa 1 Corinthians 10, 23 to 24. Sabi dyan, I have the right to do anything. You say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. No one should seek their own good, but the good of others. So verse 31, so whether you eat or drink, whatever you do, do it for all the glory of God. Do not cause anyone to stumble. Because sometimes po kasi in the freedom and the rights we have, sometimes nasasagasaan natin ang kapwa natin Kristiyano na nagkukos ng mag-stumble sa lakarin ng Kristiyano. Bakit po? Whether Jews, Greeks, or to the Church of God, even as I try to please everyone in every way, for I am not seeking my own good but the good of many so that they may be saved. Sabi po dyan, may karapatan po tayong gawin anything, lahat sa buhay natin. But not everything is beneficial. We have the right to do anything but not everything is constructive. Malaya tayong gawin, kaya nga po tayo merong choice. Kaya nga po Republic ang bansang Pilipinas. Malaya tayong gawin, pero sana po yung ginagawa natin, na akala natin kalayaan natin, ay hindi di nagkukos para mag-stumble yung ibang tao sa buhay natin, para magkasala yung ibang tao sa buhay natin. Sa paanong paraan po? May mga pagkakataon po na bilang Kristiyano, may ginagawa tayo sa buhay natin na hindi natin iniisip yung kapakanan ng Kristiyano na pasimula pa lamang. Yung conviction niya, nung may weak conviction yung taong yun, eh nagkakaroon siya or nag-lead yun para magkasala siya. And sometimes there are Christians na pinoprovoke yung weak conviction ng isang Kristiyano. Na sana po hindi po natin yung ginagawa. Kaya dapat we have to be careful sa lahat ng ginagawa natin because ang sabi, it is a sin to carelessly tempt others to go beyond their convictions. Kung alam mo na ang conviction ng taong ito ay hindi, kunwari, hindi uminom, hindi manigarilyo, tapos tinetempt mo, the circle of friends po kasi ganun eh. Kasalanan po yun. Ako po, may mga convictions ako dati na pinipilit ko sa mga kasamahan ko and it is a sin because it caused them to stumble. Kunwari, pinipilit ko na dapat ganito gawin natin, mag-devotion araw-araw, mag-memorize ganito, dapat may fellowship ganito. And if it's not God leading them to do, bakit ako pinipilit ko? Kasi gusto ko ipakita na ganito ginagawa ko, na ganito ako in spiritual status. Pero kung ang gusto lang ng Panginoon sa kanila ay gawin lang na magpuri,
magbasa isang verse lang, kung yun lang ang kaya ng spiritual capacity nila, bakit ko ipipilit yung spirituality ko sa kanila? And that caused them to stumble. And I commit a sin kapag ganun ang ginawa ko. We should not cause other Christians to stumble through exercising our rights. Alam natin ang mga karapatan natin, pero dapat huwag tayong makasakit sa kapwa natin Kristiyano. And it's a reminder to each and every one of us believers na dapat we encourage and challenge each and every one of us to daily to walk in such a manner na kung saan tinawag tayo. Sabi nga po sa Philippians 1:27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Ang sabi po dyan ni Paul, whatever happens, meron ka mang pinagdadaanan ngayon, masaya ka man ngayon, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Minsan po kasi, if we are spiritually high, we wanted everyone to follow. So dapat ganun ang gawin mo, especially if you are a leader. Do not insist your conviction to your fellow members. Kung yun pa lamang ang wina-work out ng Panginoon, learn to adjust and do not cause them to stumble and turn away. Paano kung hindi nila ma-meet yung gusto mong ipagawa sa kanila? And then that's the question na yung faith nila kay Lord. Kagaya nung nangyari sa akin na ako makapag-evangelize, doon nag-weaken na yung faith. Hindi ko naintindihan kung bakit. Pero now that I understood na even if we have the rights, we should be careful on how we act and how we say sa ating mga kasamahan. So in Philippians 4:4-9, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, yung sinasabi ko po kanina, even if we are in an anxious situation, the Lord never offers happiness, but instead, He offers peace. And the peace of God, which transcends all understanding. Minsan kung may kapayapaan tayo, tapos hindi mo naman nakuha yung gusto mo, hindi mo siya maintindihan, pero masaya ka dahil alam mo na sinunod mo ang gusto ng Panginoon. And that's the peace that transcends all understanding. Hindi mo na kailangang maintindihan bakit may kapayapaan ka. Bakit payapa ka? Bakit assured ka sa nangyari? Because that's the peace of God. And it will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So if we are kingdom-minded, ang sabi sa verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Sabi nga po yun daw po yung gates of our minds. Ano yung true, noble, right, pure, lovely, admirable, and praiseworthy? Dapat yun po yung namamalagi sa isip natin. And yung opposite nun, dapat sinashut natin yung mind natin. Kasi ang sabi po dyan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice. And the God of peace will be with you. So balikan ko po yung sinabi dito ni Paul na, whether I come and see you or only hear about you in my absence. So parang tayo po ito. Naalala niyo po yung sinabi ko last week na the true test of one man's character is what he does when no one is watching. Yun po yung sinabi ng isang popular coach ng basketball. So it applies na kahit yung leader mo, kahit yung pastora mo, yung pastor mo, hindi kami na monitor. Dapat you have to do the right
thing before the Lord. Because the Holy Spirit is there to convict you and to guide you. And the Word of God is our guide para gawin yung mga bagay-bagay sa buhay natin. And I hope po na we should be responsible on how we live out our life as a citizen of heaven. So, if you think that you are not yet walking and if you are not behaving as a citizen of heaven, come to God, seek God, repent, and ask for His forgiveness. Because we can only experience the goodness of God and His promises and His sovereignty sa buhay natin if we are under His Lordship. If everything that we do is under His will, His way, and His purpose. So, yun lamang po ang aking mensahe. And I hope po na na-remind po tayo na we are citizens of heaven and we should live according to the kingdom of God and our status, we should be living in the economy of God. And it's through our faith. And it's through the goodness of God sa buhay natin. So, maraming salamat po sa lahat ng natapos ang mensahe at piniling tapusin ang mensahe kahit sa mainit na panahon. Alam naman po natin yung mga bahay, di naman po lahat ng bahay dito ay may aircon, pero tayo po ay mapalad dahil may aircon dito sa church. Kahit inaantok, pero natapos pa rin naman po ang mensahe. I hope po na everything na pumasok sa tenga natin, napunta sa puso, sana po, I pray that the Holy Spirit will remind you. Kung naidlip man po tayo ng ilang segundo, I pray that the Holy Spirit will remind you what you have heard sa mensahe ngayon. So, maraming salamat po and see you po on Sunday. Pastora Grace will be starting yung book ni Ezekiel. So, pakibasa na lamang po. And let's end this with a prayer. Hallelujah, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa mga revelation na pinagkaloob mo sa amin. And Lord, thank you for welcoming us into your family, O God. Thank you that we are citizens of heaven. And thank you that we are going to live according to your kingdom, O God. That we are under your lordship, your provision, and your provision, O God. Maraming salamat po dahil ikaw ang ama namin sa langit na makapangyarihan, O God. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. Ikaw ang hari ng aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy kang maghahari sa buhay namin. We claim this, O God, na patuloy kang maghahari sa buhay namin regardless of situation, Panginoon, na ibibigay sa amin ng mundo. Lord, patuloy mo kaming bigyan ng lakas and courage to always choose you, to live according to your kingdom, to live righteously, to walk humbly, O God. Maraming salamat po dahil nasa sa amin si Jesus Christ and si Holy Spirit, O God. Maraming salamat because hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. Patuloy mong pinupunuan ang mga bagay sa buhay namin, O God. Thank you very much, O God. We give you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. And ang Panginoon para sa Kanya lamang. Tayo ay mamamayan ng Panginoon para sa Kanya lamang. So, ibigay natin ang nararapat para sa Panginoon. And maraming salamat po sa lahat ng mga puso na nagpadisiplina and sa lahat ng mga puso na tumanggap ng mensahe ng Panginoon. Thank you po. Mag-ingat po ang bawat isa. Keep safe po sa sobrang init ng panahon. And magpalamig po tayo ng ulo. Ayan. Magpalamig po tayo ng ating buong katawan para hindi po tayo ma-heat stroke. And ingat po and enjoy your food po. Maraming salamat. See you again on Sunday. Thank you.